Let me. Hi! Let me be the past. Let me be the one to break it up. Ayun, hindi at least, di ba? Pero may mga friends kasi na alam mo, hindi ka iiwas, hindi tataas yung standard mo sa friends, hindi mo alam paano ka anong klaseng friends yung iiwasan mo kung hindi ka naka-experience ng hindi okay na friends. Sabagay. So, alam mo, kung may experience mo pa lang yan, and it's gonna be harder. Imagine mo, sa age natin na to, kung may experience pa lang natin yan, it's gonna be harder to accept. Yeah. Mm. Actually, so, parang, in a way, ano, I should be thankful. Mm. In a way. Di naman thankful, but appreciative. Oo nga, tama. I appreciate. Totoo. Thank you. May natutunan ako doon. In fairness. Ah! In fair view. In fairness, may napulutak. Ako kasi parang lagi gala... Lagi ako dati nagsisisi na pag nade-depress tayo, we always think about the past. Pag na-anxious tayo, we always think about the future. So dati, depressed ako always. Because lagi ako nagsisisi, ultimong dati, parang may nasabi akong mali nung bata ako, tas narinig ng nanay ng friend ko. Naiisip ko yun hanggang malaki ako, yung ganun. So parang everything ino-overthink mo. Dapat parang i-appreciate mo na lang na learning experience siya before. That's why you are you now. Wiser. Diba? Yeah. More compassionate. But ayoko din kasi more, honestly, ayoko na rin ng so much conflict. Kaya minsan, hindi na rin ako ganong nagtotalk. Like, ba't ka nagla-live? Hindi yon. Oh, what sorry. I mean is, with the things 10 minutes that I've been through, with the things that I've been through, I don't want other people, even my enemies, to experience it. May ganun. Parang, naramdaman ko na siya eh. So, I don't wish it to someone else. Sorry. Gift yun. Thank you, yes, Domingo. Yeah. Thank you, MG. Hello. Oh, wala na kasi. Malay mo si ano, practice lang. Para pag kay ano na. Nice. Ano kaya sinabi mo? Sabi ko, ayoko silang bigyan din ng hard time. Kasi, ay, syempre. Sino ayoko, ba? Like, whoever... Lutang na. Ayoko din silang ma... You know, had a hard time kung ano mang... Past is past. Parang okay na ako. Ayoko silang maano din. Mm-mm. Kasi may pinagsamahan din naman kahit paano. So... I mean... Depende sa gravity ng ginawa nila sa'yo. Hindi, totoo yun. Kung hindi naman sila, kasi ako, appreciative ako sa mga natutunan ko before. Yung mga friends na iniwan ako. Nagkaroon ng year in my life, 4 years ago, na gusto ko wala nang puot sa heart ko. So, lahat na may mga kasalanan sa akin, na apologetic naman na hindi naging courageous enough mag-sorry. Parang ginol ko that year, kakausapin ko sila, I forgive you and sorry. Just so mawala na yung pain and inis sa dibdib ko, ganun. So that one is an exemption. Pero yung talagang sinisiraan ka, let's say hanggang ngayon, ayaw sa'yo. Siyap, ang plastic naman kung appreciate mo, di ba? Parang kung sasabihin ko na i-appreciate ko sila. So parang, I think, valid na mainis and maifi and pagsisihan pa rin yun. So, huwag mong i-discount yun. Alam mo ba, dumating na ako sa point na, like, di ba, hindi to, ano ah, ay in general to ha, hindi to about anyone, na, ito, ang pangit ng ugali ko na to. Yung tipong, bakit nakatingin ka naman sa akin dun sa pangit na word? Hindi naman, ayun ah, nakaganyan ako. Okay. May sakit kasi ako. Hindi, joke. Sabi ko parang ano, parang minsan, parang gusto ko na lang matapos. Minsan ako na rin, gusto ko na mag-apologize na lang para matapos na.
Pero something inside me na nagsasabi na, no, you don't. Depende kasi, depende. Depende sa scenario, sa nangyari, sa basta. Pero minsan yun, ano, parang ang iniisip ko doon, I'm okay to be the bad guy. Just it ano ba yung sinasabi noon, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na yung term. Sorry. It's okay to sacrifice to be the bigger person. Hindi, parang ano, I'm okay to be painted as the bad guy. Okay lang. Basta matapos na lahat. If it fits. Para matigil ka na, ganun. I'm okay to be the villain. Meron kasi, may mga tao kasi innately mahirap baguhin kahit babaan mo ng pride. May mga ganun ding tao kasi. May mga tao kasing mas joyful pa pag binabaan mo yung pride na parang, sabi na eh. Parang ganun. So, depende talaga sa tao. Alam mo yung nag-sorry ka na, tas in their mind, parang, nag-sorry ka. So, ibig sabihin, kasalanan niya. May mga ganun. Pero mag-move forward na tayo dyan, masyado nang malalim yung pinaghugutan sa mga ano. Mm-hmm. Anong dapat mong gawin pag ginost ka? Mag-move on ka din. Ikaw ba kapag, for example, after breakup, if ever. After breakup. If ever, kakabreak ko lang. Joke lang. After breakup, anong ano mo? Anong coping mechanism mo? Work. Oh, work. Workaholic. Dati kasi, pag hindi work-related, every time sad ako, nagmamall ako. Window shopping, or just walking around, tapos nagsisini ako mag-isa, kumakain ako mag-isa. Kaya mo yun? Ang di ko kaya mag-concert mag-isa. Kaya ko mag-sine at mag-lunch, mag-dinner mag-isa. Hindi mo ba kaya yun? Hindi, wala lang time. Hobby ko yun, mag-sine mag-isa, hanggang ngayon. Nanonood ka pa ng movies, as in sa movie house? Oo, kanya-kanya na maupuan yun, tsaka madilim naman yun eh. At pag nasa movie house talaga ako, dinadamihan ko talagang sad ako that day. Talagang popcorn, fries, burger, talagang... Kaya wala akong pakialam sino nandun. Kasi ano eh, hindi na ako nakakanood ng movies simula nung after nung pandemic. Ako din naman, mga ano na lang yun, less than 5 times. Pero hobby ko siya dati. How is it? Parang, ano ba siya? Tawag dito? Nakaka... Parang na-shutdown ka sa, ano, sa world. Okay. Kasi focus ka dun. Tapos madilim lahat. You're enjoying food. Thank you, Johnny! Yung senses mo, heightened, malakas yung sound, malaki yung screen, malamig. So parang temporary escape. Ganun. Pero the question, speaking of movie house, anong trip mo sa movie house? 3D, 2D, o yung gumagalaw yung silya? Wala, none of the above. Gusto ko yung chill lang. Yung 2D. 2D ba yung chill lang? Yung mga nasa SM, ganun? Oo, 2D yun. Ako ayoko kasi na may nilalagay sa mata. Ako din eh. Yung ang dami nangyayari, sabi ko. Tapos yung mga katabi mo gumaganon. yung mga ganon. Ginaganon. Diyos ko. Pero ano, okay ako sa ano. Okay ako dun sa may mist. Yung bigla na lang nagkakamay. Yung may gumag... Ang pangit. Parang hindi na yan 4D. Yung may umahan parang ka-date mo na yan. Yung parang yung tao sa likod mo, dumura ka ba? sorry. Mga ganun sa Enchanted, yung ano, yung... Ano, Teatrino ba yun? Rialto. Ayun, Rialto. Teatrino. Ano yun? Nakalimutan ko na, parang Rialto. Rialto, yan tama Rialto, ang dami nag-comment. Sa isitan po yung may dumudo na sa likod. Hoy!
isitan. Uy, seryoso. Alam mo ba nung sa FEU ako before? May isinihan sa isitan? Oo, meron. So, ako pumunta ako ng mall, isitan. Tapos, bibili ako ng, para sa culinary namin, kasi diba tourism ako. Bili ako ng, ingredients. Tapos, may lumapit sa akin. Yung 150 daw. Sa isip-isip ko lang, mas malakit pa yung bangon ko. Anong gagawin sa 150 para sa ibigay sa'yo? Oo, 150. Tapos aanuhin ka niya. Chup-chup? Oo. Sa isip-isip ko, sabi ko, parang nakaka-insulto naman to, nakaka-bad trip naman. Sabi, yun man ang 500. Puso pala. Grabe ka sa isitan. Pero dati pa yun. Ano yung kasi iba na eh. Bago na yung isitan ngayon eh. Ano may isitan? Sa may recto. Oh. Same sa isitan. May mga experience din silang ganun, no? Ganun pa din po. Ay, totoo ba? Ay, hindi ko alam. Hindi na kasi ako nandun ngayon. Tsaka minsan lang ako pumunta ng isitan just to buy something na sa groceries. Siya talaga yung may hawak na 150. Ay, ako talaga yung nag-offer na ng 150 ngayon. 150. Totoo yan, meron pa din. Ay, totoo. Huwag yun na ikwento sa akin, baka mamay pumunta ako doon pag kailangan ko mag-tip. Pero na-try mo na yun. Ma-offeran. Hindi mo pa na-try ma-offeran ng ano? Yung indecent proposal? Yes. Hindi, na-offend na nga ako eh. Sabi ko, tagal ko na sa social media, wala pa rin talaga offer. De, joke lang, meron. What if, na-offend na nga ako, ba't ganun, pangit ba ako? Nakailang photoshoot na ako ah. Ginandaan ko naman ah. Ano siya, pakita ko na ngayong kaluluwa ko, wala pa din. Nag-topless-topless lang ako, wala pa din. Kadiri ba ako? Kabad trip. Meron sa mga DM dati. Ah, DM. Pero ako honestly, I respect, paano ba? The offer? I respect yung, every type of work. Ako din naman. Kasi syempre, may mga mag-o-offer sa akin na, to do collab, ganyan. I respect their choice of work, ganyan. Kasi syempre, I really don't know what they've been through or going through at that moment. Pero, kaya nga, I salute them for doing those. Kasi minsan, hindi naman yun madali. Mm-hmm. Kaya kung tsaka, iba-ibang need ng mga tao. Oo, yung mga true, naiintindihan ko naman yun sila. Wala namang wala akong problema sa kanila. Really. I'm actually a fan. Hindi kasi mahirap yun eh. Wala kasing trabahong madali. Every work is work, I think. Hindi ko sure. Ikaw ba? What do you think about that? What? Adult industry? Oo. Every hassle is hassle. I feel like if you consume, you cannot judge. Mm-hmm. If you consume the product, you don't have the right to judge. Pengi po ako ng good night. Good night, be. Oh, kasi kanya-kanya naman ding hassle yan. So... Mm-mm. Parang need niya ng katok talaga. Ako po? Ano ito pa? Ito maganda to, Kuya Ben. Go. Anong sa 4 a.m. ah. Sorry na. Ay mag oh, the after nito. Di okay lang. Anong biggest sacrifice na nagawa mo for love? Ikaw nga eh. Ngisip pa. Wala, di pa namang isip muna ako. Alternate. Biggest sacrifice. Feeling ko yun na. Yun sa ex ko dati na nag-cheat. Kasi, nakitaan ko siya ng Tinder. Tapos sabi niya, kailangan niya kasi ng friends. So, naawa ako. Oo nga naman, kailangan niya ng friends. So, inayaan ko siya mag-Tinder. May TikTok naman, may Facebook, may Instagram. Ha? Tanga ko nun.
Actually, I second the motion. Kasi parang dinefend ko talaga siya. Sabi ko, ala, oo nga. Hmm. Tapos naisip ko rin, bakit sa Tinder? Bobo. 80-80 ka dun sa part 80-80 ako dun. May sapak din talaga ako dati talaga sinasabi ko sa'yo. Sabi nga nila, di ba, even the smartest mind when it comes to love, minsan nagiging stupid dahil. Hmm. As in, pinuntahan ko pa yun sa school dati, sa school niya. Tapos, nag-away kami noon, hindi niya ako pinansin, nag-sorry-sorry ako noon. Tapos, pag nas-hug na kami, tapos kanya-kanyang uwi na, nalaman ko, nakipag-mm-mm siya sa iba. That night, nung nag-sorry siya sa akin, ako sa kanya, ganyan. Nung nakaplano na pala yung ano niya. Pero okay lang, nagkunyari pa kung di ko alam. Paano mo nalaman? How did you know? Hindi ko maalala eh. Pero sure ako, kasi inamin niya rin sa akin. Hindi ko na maalala, tagal na kasi nun. Huwag kayong maamin, guys. Yung sobrang tanga-tanga ko talaga dati. Ano pa ba yun? Ay, madami yun. Ano yun dati? Kasi working na ako nun. Siya yung student. Tapos, nag-LDR kami kasi Pangasin na ako. Sa Batangas, dulo-dulo. Oo. Kung isipin mo, parang ganun din. Parang out of country din, di ba? Ang layo. Ang work ko nun, Monday to Saturday. Ang Sunday ko, morning, babiyahe na ako pa Batangas. Hindi pa sa pamilya ko, ha? Sa Batangas pa. Effort naman. Oo. Tapos, pagbalik ko, punta ako ng work. Tatawag ako minsan lunch sa kanya. Tapos parang ayaw niya makita ng friends niya na may tumatawag sa kanya. Parang ganun. Gusto niya single life siya. Oh. Parang aalibadbaran siya sa akin pag tumatawag ako. Eh nangangamusta lang ako. Tapos parang sinabi ko, mahirap siguro yung studies niya ngayon. Ang dami nag-react dito. 80-80 ka nga. Oh, 80-80 pa. Hindi ko naman dinedeny eh. Kayo din naman, minsan 80-80 kayo ba? Actually, lahat naman din tayo, guys. 88. Pero ngayon, what matters is, I appreciate the experience. 88. Ginaslight mo yung sarili mo. Actually, hindi siya yung nag-gaslight sa'yo eh. Pero hindi ko niregret yun. Alam mo bakit? Kasi sobrang wise ko ngayon sa love. Kung I would i-claim ko na wise ako ngayon mag... Hindi na ako sinuerte. Hindi ako swerte ngayon sa love. Pero wise ako when it comes to choosing. O, tim? Pati si Lord, inaano na ako dito sa... Pinapukpukan na niya. Pinapukpuk na ako. 80-80 na nga ako. Gets ko na yun. May pukpuk pa. Oo, may pukpuk. Alas lahat naman tayo may ganung kaanuhan. Gets kita, pero hindi ako tanga. Ay. Sinabi ko ba tanga ka? Kakasabi mo lang, di ba? Hala, hindi yun. Hindi na naman eh. Minimisinterpret nyo na naman ako. Ang sinasabi ko... Hala, hindi ko kompleto yung ano. Yeah. hindi ko ganung nakabutan yung ano. Yung sunod-sunod dyan. Sorry. Ate, nag-aaway ba kayo? Hindi ko ganong alam yan. Ang alam ko lang dyan yung ano eh. Hindi mo alam yan? Four sisters in a wedding? Alam ko, pero hindi ko kabisado. Alam ko lang. Shop ko yan sa Star Magic dati, nasa YouTube pa nga eh. Ano yung sinabi ni ano? Ni Angel Oxendom? Palimutan ko na, iyaan mo na. Hindi na rin maalala. I'm still offended na tinawag mo si ano na Chararat. Eh kung tawagin ko kaya yung boyfriend mo na ko, ha? Ang alam ko lang dyan, Lola! CJ. CJ. Totoo naman, di ba? Dahil tinuhog niya, ikaw, tsaka si Ate Bobby. CJ, tama na. Sumasobra ka na. Tama, shit. Kamisado niya. Uy, gusto ko rin matry yan. Ganun lang naman sa workshop. Uulit-ulitin mo lang yung mga eksena with feelings, with internalization. Gusto ko matry yung mga ganyang-ganyang ano. Workshop na ganyan. Yung gusto ko yung mananakita ko. Para malabas ko doon yung galit ko. Ah, ganun ah. Kasi minsan yung pikon mo ngayon, hindi mo malabas eh. Ay, actually, kaya ako ang taas din. Actually. Taas. Kaya ako nag-acting workshop kasi parang meditation ngayon. Kaya, hindi man ako sinuwerte sa pag-ibig, sinuwerte naman ako sa pagpili ng ano, ng isang bagay na mamahalin. Ganun. Si ano? Hindi mo, diba? Ha? Hindi mo. Oh, si baby. Tsaka, itong ginagawa ko ngayon, I learned to love.
Tsaka feeling ko hindi ka naman din tatagal dyan kung hindi mo gusto yung ginagawa mo. Nagkaroon sa middle na hindi ko gusto. Pero ngayon, ano, gusto ko na. Like, makikita mo naman sa isang creator yan pag gusto na nila yung ginagawa. May times na gusto mo nang tumigil. Tapos na ako dun. Ano, get over mo siya. Oh, yun yung Hawaii depression era ko. Ganun. Ngayon, kasi makikita mo talaga sa creator pag nage-enjoy. Ganun. And pag nage-enjoy, hindi ibig sabihin kailangan weekly mag-upload ka. Parang dapat i-treat mo siya as para ka nagko-crochet kasi mahilig ka mag-crochet. I-treat mo siya as parang nag ang random mo. That's right, baby. CJ, what? Napanoorin ko nga itong Four Sisters in a Wedding. Hindi ko nga napanood yung kasunod niyan eh. Yes, ako yung original na yung napanood ko. Yung prequel hindi ko napanood. Siguro kasi ang dami ng work. May saan ako kapangla silang dati? Santa Barbara. May totga ka? Wala, kasi yung ending, yung mga nangano sa akin, ako yung... Alam mo, ganun ako mag-mindset dati. Okay, sinaktan niyo ako, so ano, ako ang totga niyo. Ako na lang ang totga. Ikaw ang totga. Yun yung finifeed ko sa sarili ko. Ikaw, meron ka bang totga? Oh, ikaw ba? Meron ka? Totga ako, may tot. Wala. Wala kang totga. Wala akong totga. I get away. Tingin mo malas ka sa love? Hindi. Hindi. Yabang mo naman. Hala, nag-agad ka naman agad. Sinabi ko lang naman. Inampas naman agad. In all fairness naman, kasi nga, katulad ng sinabi mo, all of those people na I've been through, tama ba yung English ko? Ano, tawag dito. May natutunan ako sa kanila. Hala, ano, hindi ka nga pala nakasagot nung sacrifice sa love. Sorry. Ano, that was so self-centered of me. I'm so sorry. Wala din kasi akong masagot. Yan nga di ko na inungkat eh. Kasalanan ko yun. Sinalok nila ako eh. Na-feel ko tuloy na invalidate ko yung ano mo. Hindi. Sinadya ko yun kasi ayokong sumagot. Hindi eh. Ako talaga may mali. Bigay mo na sa akin to. Ako yung may mali. Pons, ikaw ba yan? bigay mo na to sa akin. Oh, kasalanan mo lahat. Ay, ganda nito. Thank you, MG. Yung ano, yung tawag dito, siguro the sacrifice na ginawa ko for love. Kasi pang sojo siya, Kuya Ben. Okay, you can refuse to answer if you don't want to answer. There's no pressure. Kasi again, katulad nga na sinabi ko, kahit sa brands, kahit sa business, kahit sa tao, ayaw ko magsalita ng ikakasira nila. Hindi maganda. Kasi hindi lang sila kasi yung magiging ano doon eh. Like, pag alam nila ikakasira ng character nila yung sasabihin ko, hindi lang sila yung magiging bad guy doon sa part na yun. It will also reflect sa akin. Tama. Especially kapag ano, you know what I mean. Yeah, I understand. Madali ka daw makabang makamove on. Ako? Ngayon. Ngayon, mas madali ka na mag-detach? Kasi nga, di ba, ang way of coping up ko, work. So, ngayon, ilang, kailan ba ako nakipag-breakup? Nakalimutan ko na nga. Hindi ko alam na. Oh, last month? Hindi, nasabi ko yun sa live eh, that day mismo. Simula nun, sobrang active ko sa live, sobrang active ko mag-work. So parang naging cope-up mechanism, tama ba? Naging coping mechanism ko. Alam mo, naging ano na ako, particular na ako sa grammar ko kasi baka mapanood tayo. Sabi ko sa'yo, nakakatakot eh. Sorry po, pasensya na po sa lahat ng nanonood ko, nagkamali po kami, pasensya na po. Diba? Sino si Vic? Anyway. Ayun, so work. And mas ano kasi... Hindi, feeling ko talaga number one factor yung anak ko. So parang exemption siguro yun. Na parang, like, all of a sudden, I got my shit together. Parang yan. Ikaw, mabes ka mag-move on? Mag-move on?
Siguro. I think so. Kasi medyo matutunugan mo na eh. Natutunugan ko na maghihiwalay. Like for example, medyo nararamdaman ko nang maghihiwalay na. Pag parang meron ka ng... Eh yung love mo talaga dapat para mamalaman na mabilis ka mag-move on. Ano, tawag dito? Hindi ko kasi alam kasi lagi ang interval ko, Kuya Ben, is like years. Laging 1 year. So hindi ko na siya namamalayan. Actually, dumating dun sa point na parang gusto kong matulog. Parang pag natutulog ako, pwede bang bukas wala na akong nararamdaman? May ganun eh. Na ang sakit, parang bakit sobrang sakit? Bakit parang gusto ko bukas wala na to? Kasi ang sakit-sakit na. Tapos iniisip ko, shit, sana bukas hindi ko na to na ma-feel. But there's nothing you can do about it kasi it's gonna be hard. It's so... Kung hindi ka mabilis mag-move on. Oo nga. Hindi ko na siya nara... Parang hindi ko na tinatrack yung time. Mm. Kaya hindi ko alam yung sagot. Mm. Kasi ang sakit eh. Mm-hmm. Alam mo yung mas masakit pa siya dun sa tinuli ako, mas masakit pa siya yung physical pain. Mm. Oh, totoo. Dati, matagal ako mag-move on. Yung nag-cheat sa akin, relationship namin noon, 10 months. Pero moving on ko noon, 2 years. Oh my God. Oh. Gusto ko yung takeaway niyo dun sa sinabi ko. So, natuli ka na pala. Wow! So, masakit pala ang tuli. Sa dami ng sinabi ko, ang napansin nila, so, natuli ka na pala. Na all. Sino yung nag-comment noon? Kukutosan kita. Ang dami nung sinabi kong maganda. Yung tuli yung nalala mo. But kasi may mga marites dito sa TikTok ko. Oh. Ano sabi? Nasend ko na lang sa'yo. Wait lang, babasahin ko na lang. Paano mo malaman? Ayun, pwede ko naman panoorin yung live mo from here. Ang ingin ng SS mo, halatang halata. Ay, hindi ba silent yun? Hindi. Oo, oh, sobrang yun yung titong-tito talaga. Ayan, sabi niya, eh sa inyo daw, would you date a fan? Me? Oo. Nasagot ko na yan dati sa kanila. Binasa ko yung sayo eh. Ah, ang sabi ko dati kasi hindi ako makikipag-date sa someone na hindi ako... Ang sabi ko dati, hindi ako makikipag-date sa someone na hindi fan of me. The same way na I would also want na I'm a fan of my partner. Dapat kasi pag nawala yung admiration nyo towards each other, parang responsibility na lang siya. Makes sense. Totoo. Kasi tsaka pag responsibility na lang siya, mawawala yung feelings mo toward each other. Kasi parang... Parang chore. Hindi na siya ano, hindi na siya feelings. Uy, thank you so much, KK. Sabi nila, gets. Nice. Gusto ko yung tinatanong nila yung mismong location mo. Ako? Oo. Ayoko nang sabihin. Nababasa ko talaga dito. Bakit hindi ko nababasa? Hindi, malabo kasi mata ko. Totoo. Ay, maganda yan. Ay, marabo din mata ko, guys. May mga hindi... Nagamit ko. Okay, thank you po. Thank you for that. 3 minutes. Aray ko. Ala, 3 minutes. Tanungin nyo na mga 5. Alam mo, di talaga magti-3 minutes to dahil kay Briggs. Totoo, sorry na. Okay lang. Inaantok po ba si Kuya Ben? Feeling ko hindi, mas kailangan niya maghilamos. Ano? Kung inaantok ka daw ba, sabi ko mas kailangan mo maghilamos. Ito yung antok na hindi ko pwedeng i-ignore kasi 6 na layout. 6 na... Kailangan mo talaga burahin yan. Ay, totoo, 6 na layout. Familiar ba kayo sa layout, guys? 6 na outfit, so 6 na palit, 6 na iba-iba. Ano yan, content or picture? Photo ano content. Anong ilo-look forward namin? Wala na, huwag ka na magsabi ng ano, just in case. Photos on IG. Oh,
okay. Gets. Ayoko na mag-ask. Nag-video din ata siya, pero hindi ko sure kung mag-ano siya. Reels for TikTok. How do you say you're fully healed? Parang I read something before na you're not fully healed. You just parang nag-iba lang yung focus mo. Fully healed? Parang may ganun ako na basa. Ikaw na nga sumagot. Ano? Kasi 'di ba minsan kapag ano, kapag nakikita ko yung tao, bawa nakita ko, kunyari ex kita. O kunyari ex-friend kita or ex-partner kita. Ang may mararamdaman akong galit, puot, hinanakit, inis, o kaya saya. Pero kapag nakita siguro kita, katulad ngayon, marinig ko yung name, makita ko yung picture, tapos wala na akong nararamdaman. Bakit wala ka na nararamdaman? Wala na akong anything na nafe-feel towards that person. Kasi iba na yung iniisip mo. Siguro, pero at the same time, hindi ko na talaga, wala na akong nafe-feel kahit miss, kahit galit. Kasi feeling ko, kapag galit ka pa, may nararamdaman ka pa. Mm-hmm. Meron ka pang, hindi pa closed yung chapter na yun. Kasi right now, if I see my exes, all of them, I can say hi. Gets. Kaya kong mag-hi, kaya kong mag-ano. Wala. Parang kahit mag-pass by, okay lang. Kasi lalo nang alam ko na wala akong ginawang hindi maganda. So, kailan last relationship mo? It's been a while. Parang soju. Okay. Nakamove na ba ako? Feeling ko hindi pa. Ikaw hindi pa? Oh, recent lang yun. Kasi, I mean, akala ko nakamove na ako until nag-breakdown ako 2-3 days. 2 days? Kailan yun, guys? 2-3 days ago. Yung parang, ganyan ba sabi ko sa'yo, pag biglang nagkaroon ako ng wala akong ginagawa that day. Kasi, ay, wala akong deliverables that day. Wala akong hinahabol. Tapos holiday pa. Tapos masyado maaga mag-live. Tapos tulog si baby. So, literal, wala akong iniisip. Tapos biglang naiyak ako. Tapos parang, na-miss ko yung happy moments namin. Tapos, alam ko na ayoko kasing bumalik din. Alam ko na ayoko. Alam ko na naiintindihan niya na ayoko. Pero alam ko din na mahal namin isa't isa. So parang, dun ko lang siya, parang dun lang ako nag-grieve. Well, that's part of moving on. Pero naniniwala ka sa 3-month rule? Hindi. So one more chance lang ata yun eh. Yung 3-month rule, so one more chance. Kainis yung nag-record dati nung umiyak ako. Sabi ko, huwag niyo i-record yun eh. Pag sinabi mo kasi huwag niyo i-record, yun yung nire-record nila. Pag sinabi niyo i-record mo to, paano mag-record mo? Nagtampo ako. Ano yung 3-month rule? Oo. Mm. Bakit lagi bang, like, yung space ba ng, tama ba? Nakalimutan ko na. Yung ano ng relationship mo is like mas mabilis or medyo magkakalayo? It doesn't, malayo ata. Malayo. Mm-hmm. Kasi ano, interval, thank you so much for the term. Oh, yung interval, malayo. Kasi kapag nag-overlap yun, kasalanan mo yan. Although possible eh, possible din sa iba eh. Na mag-overlap? That's cheating. Ay, hindi overlap, yung right away. Gets. Yung walang 3-month rule. Basta sa akin naman, pag break kayo, hindi ko masagot. Maraming sensitive kasi dyan. Tapos medyo lasing yung utak ko, so baka mali pa yung masabi ko. I understand. Mm-hmm. Pag nag-goodnight sa akin, ito tulfok. Grabe naman sa pagpapatulfok. Pero natry mo na ma-rebound. Feeling ko yun ang cheat sa akin yung ano. At yung dadagdagan ko pa yung kwento ulit. Kasi, di ba, nakita ko sa phone niya, tinanong siya ng ex niya, bakit ka in a relationship with Ben? Sabi niya, bored lang ako.
na first love ko siya noon na ayaw ko mawala. Alam mo, magpasalamat ka kasi nandito tayo. Kasi kung nasa loob tayo tapos wala tayo sa live, alam mo na batukan kita. Oo, feeling ko tatanggapin ko din. Literal, na nandyan ako sa... Hindi ko mapipigilan yung kamay ko kung feeling ko mababatukan talaga kita. Nag-Tinder, di ba? Tinder. Tapos ngayon. Talagang sabi talaga, ano, bored lang ako. Tapos sabi din ng ex niya, lol. Tapos parang... Hindi ko alam yung ma-feel ko nun. So may communication pa siya sa ex niya while you're together? Apparently. Kasi parang, ano yun, like, galing siyang states nun. Nag-migrate pabalik ulit sa Philippines. So, nung nag-migrate, kaya lang sila nakipag-break sa isa't isa. And nung nag-migrate pabalik dito sa Pilipinas, naka-date niya ako. So, syempre, recent pa yung breakup niya. So, hindi talaga din maganda yung ano, no? Na, siguro, the best thing to do is if you're not ready, don't commit. Siya, ako ready ako noon. I mean, dun nga sa ano na yun. Pag hindi pa talaga ready, o guys, kapag hindi pa kayo ready, hindi porkit masaya kayo or parang medyo naiibsan yung lungkot sa past relationship. It's not right. Kasi unfair dun sa person na magiging karelasyon nyo in the near future. Kakairita, no? Parang nairita tuloy ako sa sarili ko dati. Ako nairita ako sa'yo ngayon. Sorry, ha? Balit naman, eh. Sabi ko nga, ikaw na, gaganon ko yung kamay ko. Sabi ko, Marami pa yan talaga. Naiinis ko. Sobrang dami pa noon. Nakakadiri talaga. Sabi, ay, si Bopis. Bopis talaga. Pag may naalala ako, ibabato ko sa'yo ulit. Magsabi ka lang. Actually, magsabi. Sabi, pero hindi mo character, ha? Hindi mo branding. Tapos niloloko niya ako dati. Sino mas mahal mo? Ako o mama mo? Tapos sobrang ayoko ma-hurt yung feelings niya. Sinasabi ko siya. Yun sa kanya, joke lang. Sa akin naman, na-pressure lang ako magsabi. Jeez. Kung natatawa tuloy ako. Stupid. Pero okay lang kasi at least ano, pinigong hindi mo na siya uulitin kasi you've been there. Ay, hindi talaga, B. May chance kasi. Hindi. Yun yung only and last time na nangyari yun. Pero matagal ba? Hindi naman. Yung span of ano? Yung relationship namin noon, wala pang 1 year. Pero kasi halos live-in kami everyday. So parang it felt like 3 years. Or feeling ko bata ako noon, first ko siya. Kaya it felt like antagal. Pero sa kanya, experienced na siya. So parang kaya niya na bored nga lang siya siguro. Understood. Grabe pala yung mga ginawa ng Kuya Ben. Permission to batok sa September 7. Pero at least, ano, honestly, I've learned a lot dun sa experiences mo. Na ano, kasi tanga ako ba dati? Yeah, for some reason. Kasi syempre, there's two ways of us learning. Pwedeng from other people's story, pwedeng personal. And right now, at least I know what not to do next. Kainis. Kaya maganda rin yung mga nakikinig dun sa ganyan. Kasi yung iba, lagi na lang ano, ako bida, ito kwento ko. At least ngayon, kapag may kwento yung ibang tao, guys, matuto kayong makinig kasi may matututunan tayo talaga. Dapat daw may boost na ano, pambatok sa akin. Grabe. Nasaksan lang, pinatubukan pa. Ayos, oh. Pero feeling ko ano, tawag dito, it's traumatizing. It is traumatizing. Kasi lahat ng naging exes ko after niya nag-suffer because of yung ginawa niya. Oh yeah, yun yung sinasabi ko last time. Siguro three exes after niya nag-suffer dahil sa ginawa niya. I mean, alam nyo, the best, nakita ko to sa TikTok ha, look for a partner who will not
Dapat daw ang hanapin mo sa isang partner. Dapat hindi ka maghanap ng isang partner na ano, ika-comfort ka, itatanggapin ka lang, or ihihil ka. Dapat hindi yun hinahanap sa isang partner. Dapat ang gino-goal mo is, bago ka maghanap ng partner, paki-erase nga yung kanina, ulit. Magpa-four na kasi. Dapat daw, pag maghanap ka ng partner, you make sure na you are fully healed. Yes. Na ang goal mo is to stitch up all your wound. Kasi, yun yung best gift na mamibigay mo sa future partner mo. Na, hey, I am fully healed. I am capable of healing. So, I can love you more. Hindi ka maghahanap ng partner para i-fix you. I-fix yung, yung traumas mo, i-handle yung kung ano mang you fear, ganyan. Hindi mo dapat yan nire-require sa future partner mo. Ang i-require mo in the future is that you can heal and stitch up your own wounds. Kasi jowa ang hahanapin mo, hindi naman therapist. Hmm, tama. Mm-hmm. Nagkamali ka ng hinanap, if that's the case. We thank you po sa nag-in. Although it would be nice to have a partner na therapist vibes. Pero, kung healed ka, gets mo? Maganda rin din talaga kapag ganun kasi yung approach ng partner niyo. But then again, hindi ka naman pwedeng mamili kung sino yung darating. Ay, mamimili ako. Bolo. Ay, ako mamimili. Ikaw, huwag kang mamili. Hindi kasi may mga ano naman, may mga... Ay, ikaw yun. May younger sa atin na, may younger sa'yo na mature naman mag-isip. So, why not, di ba? Malay mo, may dumating. Tapos, ang edad, 19, 18. Hala. Hala. See you next day, Kuya Ben. Bye-bye. Sabi dito, wala namang ano... There's no such thing as fully healed. Siguro, pero at least manage your pain and don't let your partner carry that pain. Pwede naman kayo to ano. Kasi whatever happened to you in the past is not the responsibility of your partner. But your partner should be considerate enough to consider, diba, dalawa yung consider, no? To consider what happened to you in the past. Meron kayong kanya-kanyang responsibility. Responsibilidad mo is hindi ipasa sa kanya. Responsibilidad niya na from time to time, intindihin ka niya. Kaya nga partner eh. Kaya partnership. Kaya partnership siya eh. Mm-hmm. Hindi naman alaga-alaga. Eh di sana nag-babysit ka na lang. Kasi parang dati may mga lines-lines ako na katulad ka lang nung ex ko na ganyan ginawa sa akin. Parang gano'n, which is super toxic. Saka hindi maganda yung gano'ng mindset na i-compare ka niya dun sa past. Kasi parang ikaw yung magbabayad ng kasalanan ng iba. Why? Very demure, very cutesy. Naubusan ng English siya. Very nice. Naubusan ng English. At dahil dyan matulog na tayo, Kuya Ben, nararamdaman ko nang gusto mo nang mag-change ng ano. Kasi ang daming tanong dito, pag tinanong ko sa ito, abutin tayo ng alas 6. Now, last question. Oh, last question. Go! I mean, ikaw. Ako, last question. Wala dito eh. Ang daming tanong dito talaga. O, sa yung mga tanong nyo kanina na hindi ko binabasa, patingin, kasi malabo mata ko eh. Maka ganun na ako eh. Nakuha ko kay Kuya Ben, para hindi mabasa, malabo mata. Parang gaganon ka, onte, pero nababasa mo naman lahat. O kaya minsan hindi ko mapigil ang hindi mag-react kasi nababasa ko eh. Minsan nga sa mga mukha nyo na lang ako titingin. Ay, ganyan na lang. Asan na yung tanong kanina? Most painful breakup line. Oh my God. I still have it here. Meron ba? Sa'yo siguro. Meron ako. Kasi ako di ko nga alam nag-break kami. Nakaligay sa notepad ko yan. Iniisip ko after this, maliligo ako. Hindi ko naisip po yung mga pinapak at nililinis ko dyan. Okay lang.
Nakita niyo naman sa mga live ko, daming boxes dyan nun. Wala na ngayon. Nag-story time na ako dun sa mga pinagsashop ko. Ayan, nakasulat sa akin yung mga ano, yung pinaka... Email ba yan? Hindi, nasa notes ko. Yung sinabi sa akin na hindi ko kaya lulutin. Go. Kaya mo naman eh. Hindi ako lumulun. 4 a.m. hits. Oh my God. This is so wrong. Bakit hindi? Bakit hindi? Hindi ko pa na-try. Siguro. Nice na. Gusto mo ba? Ano pa yung... Grabe, oh. Saan nga kayo ulit, mami? Ano? Imit na naman. Imit. Binabasa ko, oh. Babasahin ko talaga to dito. Parang diary ko sa sarili ko. Sabi kong ganyan. E-line pa ba yan? Parang ang haba. And hindi na nga to line. Parang ano to? Parang scenario nung nangyari. Hmm. Blank is asking for a breakup. I don't know what to say. I blank. Yada, 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 yada. Eh, shit, anda. Oh my God, no. Nakamove. Alam, na. Muntik na ako may maintindihan. Buti wala. Kasi sobrang... Wag na. And then, hanapin mo yung isang linya dyan. Ano na lang? Isa na lang. Sa, ano, yung pinaka-term. Sana hindi ka na lang umuwi. Sana hindi ka na lang umuwi para hindi kami nagulo. Parang pampamilya 'yan. Hindi. At ay kabit ka? Hindi. Eh sino 'yung magugulo? Wala. 'Yun lang. I mean, 'yun na 'yun. That's it. Nothing. Sojo na lang 'yun. Sojo 'yan, sojo 'yun. Ay, si Jenny. Hi! Hi, honey! Ba't gising ka pa? Good morning! Good morning! Wala. Joke lang yun. Ano, gumagawa kasi ako ng Wattpad. Hindi yun masakit. Gumagawa ako ng Wattpad. Ano ko, writer ako eh. Joke lang yun. Wala yun. Ah, umuwi ka galing ibang bansa. Hindi. Wattpad yan. Ginaya ko lang yun sa Wattpad. Ah, okay. Maganda yung Wattpad na nabasa ko kanina. Sabi ko, oh, parang ganda ng term. Nice. Pero hindi yung totoo. Ano, this is a work of fiction. Pero ang sakit nun ah, kapag sinabihan ka na sana hindi ka na lang dumating. Hindi yung totoo. Joke lang yan. Ikaw ba, ano ba yung worst pick-up line? Ay, worst pick-up line? Ligawan stage bigla. Worst break-up line na na-receive mo. I don't think I have had a worse sa away kasi dala ng away kasi yon yung parang nag-open up ako sa friend niya kung paano siya suyuin kasi nagalit siya. Pero in return, nagalit siya lalo sa akin dahil humingi ako ng advice sa friend niya. Kasi baka isipin naman ng friend niya, petty siya. So, dahil nainis siya, sabi niya, sabihin mo na lang kung babawi ka o hindi. Or mag-break na lang kung hindi ka babawi kaysa madaming dada. Parang ganun. Oh. Ay, shit, parang hindi breakup line yun. Parang nag-rant lang pala ako ng away. Breakup? Hi, wala Katie. Break... Uy, wala akong ano ah. Wala, hindi totoo yung sinabi ko kanina. Ano lang yun? Ang... Fantasy. Ang break... Wala eh. Lahat ng exes ko after nung nag-cheat sa akin, super... articulate. More than me. Sila mag-talk. Oo. Weakness ko kasi yun eh. Weakness ko yung magaling mag... Kung grammarly lang sila, hindi mo lang alam. Piling ko nga chat GPT.
Naka-premium sila sa ChatGPT. Naka-premium, naka-subscription sila. Make me a photo of... Give me an inspiration. Give me ano, an outline of a breakup. Give me 5 sentences that describes mga ganyan. Ang ano, ang pinaka worst na nararamdam na break up sa akin, yung hindi ko alam na break na kami. Oh. Ah, kasi wala ka pala nung kinukwento ko 'yon. Wala. Sino maka-live ko noon? Hindi ako. Sila Jenny Perla siguro. Oo. Yung nag-cheat sa akin na 'yon, parang hindi niya ako kinausap for 1 to 2 days. I'm very understanding before. Tapos nung kinausap ko siya ulit, why are you talking to me? So ngayon hindi ka na ano, hindi ka na understanding ngayon. Understanding naman, pero I'm not stupid. Like, if pinatagal mo ng ganun, may mali ka. Kay diba? Father Phil mo daw kinwento. Ah, kay father. Yes, yes. Gusto ko may nagpa-follow sa dump ko dito. Sabi, from 8080 to understanding. Nice, nice. At least meron kang character development, sana all. Ako ang tagal ng character development ko, inabot ako ng taon. You think? Or inabot din ako ng taon. Before magkaroon ng character development? Oo! Yung 2013. Ayun, tagal na pala. Hmm. At least may character development, di ba? Kasi hindi naman ganito yung mindset ko dati. Ikaw ba? Ha? Hindi naman ganito yung mindset ko dati. Nagbisyo-bisyo pa nga ako dati para parehas kami. Hindi mo kakayanin talaga lahat ng mga ginawa ko para sa pag-ibig. Feeling ko soju yan. Soju talaga yan, Kuya Bill. Oo. Lahat nang talaga ng bisyo para lang belong. Ganun. Which is ngayon hindi mo na siya dapat gawin kasi... Wala. You don't have to fit in. Ano, iisip ko nga lang ngayon, paano maagang magising nang late na natutulog eh. Same. Ako gusto ko maalam magising para maabutan yung bangko. Gagi, 4 na pala. Good night. Good. Bye-bye. Medyo kinabahan. See you, Briggs. Love you. Bye-bye. Love you. Bye-bye. See you. Bye-bye. Thank you so much.